Naran namang selfie, 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 selfie tayo bang my time. Hi guys, this is Clark Coletto and welcome to my YouTube channel. So today, tuturuan ko kayo kung paano natin i-set up yung phone natin para gamitin sa mobile photography. So, let's begin with opening the camera app. Mas pinipili kong pang-shoot usually itong phone ko kasi mas madali lang siyang bitbitin and then lagi ko siyang dala. Kaya, and then, maganda rin naman yung camera niya kaya okay lang. So, yung camera natin, usually, wala siyang 3x3 grid na naka-set up na. So, kailangan natin siyang i-set up. Depende rin sa phone. So, sa akin, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up yung grid, paano siya i-display sa camera app natin. Pupunta lang ako sa settings, and then, hanapin ko yung camera. And ando na, i-on ko lang yung grid and then mabalik tayo doon sa camera app and ando na yung 3x3 grid. Tapos, ayan, yung grid na yan, di ba, merong horizontal, meron ding vertical line. So, yung mga points, yung nagko-cross, yan yung nagko-cross. Basta yung intersection nila, ayan yung magiging guide nyo para doon nyo ilagay yung subjects nyo. So, for example, eto, meron akong maliit na setup dito. So, and then, etong point na to, yan, kung nakikita nyo ito, ayan, dyan ko siya ilalagay. Kasi eto yung subject ko. So, yan. Yan. Dyan ko siya ilalagay. And then, second tip is, meron tayong function sa camera natin na pag, ayan, mag-iseset mo yung focus area and then yung light, yung brightness niya, so up, down. So, for me, dito ko siya iseset. And then, may function din yung iPhone na ilalock mo siya. So, ilolong press mo lang siya para mag-lock siya dun sa subject mo. So, pwede mo rin taasin brightness, tapos babaan. Yun. So, for me is, lalagay ko lang siya sa gitna. Tapos, yung mga lines na yan, yan din yung mag-guide sa inyo. Kunyari, yung horizon, ayan, nakikita nyo. Yung gamit kong mat is, ano siya, meron siyang mga lines para makita natin kung paano natin may-utilize yung paggamit ng grids. So, ilaline ko lang yung linya sa phone ko dun sa line sa mat na gamit ko or yung backdrop. So, yan. Ayan siya. So, third tip is fill the frame. Kailangan yung frame is magamit nyo or ma-consume nyo siya. So, wala dapat nakikitang excess. Pwede naman natin siyang sabihin na sa post-processing, pwede natin siya sa pag-edit, pwede natin i-crop. Pero for me, mas maganda na ano, straight out of the camera tas onti na lang yung babaguhing edits and etc. So i-take na natin to. So ayan, ililinya ko lang siya dun sa line sa mat ko and then sinet ko na rin yung focus tapos yung shutter. Ayan. So ito na yung yan. Yung fourth tip ko is kung may HDR function yung phone nyo, gamitin natin siya kasi maganda siya. So, ang ginagawa ng HDR function ng phone is magte-take siya ng 3 shots or 2 shots, then i-combine niya 'yon. So, mas maganda yung kalalabasan, yung sharpening niya, yung lines, yung color, mas maganda. Mas magiging detailed siya. So, let's try it with naka-on yung HDR. Ayan. Second is yung ilalock natin yung focus and then yung brightness tataasan natin ng onte kasi kulang. And then ililinya na natin yung grid. Tapos na-fill ko na yung frame. So ayan na siya. Walang lumalagpas.
And then, kailangan steady lang sa pag-take ng shot. So, ito na. 1, 2, 3. Yan. So, makikita nyo, ayan. Makikita natin na ito yung HDR function na nakalagay HDR. So, ito yung hindi. So, para mapag-compare, ito yung HDR, ito yung hindi. So, mas highlighted yung sa hindi HDR. And then, my fifth and final tip is yung paghawak nyo ng phone nyo. Kasi pag shaky siya, so blurry din yung images. So, ito, for pag landscape, ganito sana yung paghawak nyo. So, dalawang kamay, and then yung thumb nyo, yung gagamitin yung pang-click nung shutter. And then, kung portrait, dalawang kamay pa din. And then, still yung thumb nyo yung gagamitin nyo pang click ng shutter. And then, sa iPhone, meron siyang function na ang gagamitin nyo pang shoot is yung volume button. So, useful siya talaga. Lalo na pag selfie. Lalo na mag selfie tayo mag my time. Oh, so, ganun. So, that's it for today, guys. I hope you learned something new from me and this is a 3-part video, so this is the first part, yung pag-setup ng mobile phone, and then na-demonstrate na rin ako kung para saan yung mga yon, yung mga sinetup natin. And then the second part would be yung props na ginagamit ko usually, na mga, so that will be a mini haul of my props for the flat lay. And then third part would be specifically the flat lay photos, how I take my flat lay photos. So if you see sa Instagram ko, salagang marami yung flat lay photos ko. So ayun na nga, sana nagustuhan niyo to, and then hit subscribe, and then ring my bell, and then follow me on Instagram at Clark Coletto para makita niyo yung mga photos na tinake ko. And bye.